Ito na siguro ang pinaka-exciting na panahon para sa mga kabataang nagnanais ipakita ang kanilang galing sa sports na kinalolokohan ng maraming Pinoy. Ang Junior MPBL ay ang grassroots program ng Maharlika Pilipinas Basketball League na pinangungunahan ng boxing legend na si Senator Manny Pacquiao. Layunin ng liga na makadiscover ng mga future basketball stars sa Pilipinas. Sa loob ng halos 3 buwan, kabi-kabilang tryouts ang inilunsad ng 22 teams na lalahok sa kompetisyong ito. Ilang araw bago magbukas ang Junior MPBL, binisita ni Luke ang dalawa nating kahupeks na sina Andre Inco at Juliper Cervantes, o mas kilala nating Kali Irving at Dodong. So what's up sa inyo mga kahupex? Ako nga pala si Luke at nandito tayo ngayon sa Imus Cavite para silipin ang final tryout ng isang team sa inaugural season ng MPBL Junior. Kaya tara, samahan niyo ako sa loob. So yun nga, sa dinami-dami ng mga nag-tryout o mga nakarang araw, makikita natin na nakapasok nga ang isa nating kahupex na si Kali Irving. At makikita natin ngayon kung makakasama siya sa final layout. Yes! Na ang huling tryout para sa 16 under division. Ito na rin ang huling pagkakataon para sa mga kabataan na ipakita na karapat dapat silang mapasama sa final lineup. Sama natin ngayon si Dan Andre Inco o mas kilalang Kali Irving. So yun Kali, ano ba tong team na pinag-tryoutan mo? Team to ng Imus, so ito yung pinag-tryoutan ko kasi isa to sa pinakamalapit sa bahay namin. Ilang beses ka na nag-tryout para sa team na to? Sabali, pangatlong tryout na to eh. Yun, so sobrang hirap nung tryout dahil sobrang dami namin. Lahat talaga nagsipuntahan. Sobrang dami ring mga malalakas na hindi rin nakipakita yung mga talent nila. Oh! Kasi yung first tryout namin na ginawa namin nasa 800 plus eh. For this final tryout, more or less nasa mga 70 pa sila. 70 pa sila, pero ang kukuha nilang namin ay 20. Well, definitely, ang hinahanap lang naman talaga namin dito is yung bata na committed and, alam mo yun, gusto pumasok sa programa. Pinilit namin na makasali at makapagbuo ng timang Imus para din sa mga Imusenyo na alam ng mga bata na meron silang tina-target. Alam nila na kailangan nilang galingan at may MPBL na nakaabang sa kanila. Isa sa mga nag-facilitate ng tryout na ito ay ang former PBA player na si Ron J. Enrile, na isa ding tatayong coach para sa mga kabataang ito. Kasama natin ngayon si Coach Ron J. Enrile. Coach, tingin nyo itong Cavite team na to. Ano magiging strategy nyo para sa mga magiging upcoming games nyo sa MPBL Junior? Siguro, gagawin lang namin yung best namin. Maging competitive talaga kami each and every game. Kasi alam naman natin na yung ibang teams yan nagpe-prepare na rin siguro. I think I've heard na may mga teams na kompleto na. So marami pa kaming dapat trabahuhin. Pero rest assured naman na ang Imus is talagang makikita nilang lumalaban naman. Nakapanayam din ni Luke ang legendary coach ng NCAA na si Arturo Valenzona, na unang nakapagtala ng 5-peat championship para sa San Sebastian College Recoletos from 1993 to 1997. Magandang bagay yung nangyari ngayon. Maraming mga sa transition ng basketball, maraming galing sa eskwela na hindi makuha sa draft ng PBA.
may mapupuntahan sila. Coach, may mga nakitaan po ba kayong potential sa mga players na nag-tryout ngayon? Basically, maraming potential, no? Importante yung malalaki. Ang height kasi hindi na ituturo, eh. Yes, po. Ayon pa kay Coach Turo, malaki na daw ang pagkakaiba ng skill set ng mga kabataan noon at ngayon dahil na rin sa kasikatan ng basketball dito sa bansa. Maraming malilit, magagaling mag-dribble. Yung nakita ko rin maraming malalaki na marunong na mag-dribble. Siguro dahil yan sa mga basketball clinic na inumpisahan ng Milo Best. Natutuwa nga ako dahil maraming kabataan na kung ano man may tutulong ko, eh, nandilito lang ako. Kasi maraming kaibigan dito. Thankful lang kami na marami kaming coaches na tumutulong. Actually, dito si Coach Turo Valenzona ngayon para tumulong sa team namin, Coach Roger Enrile, Coach Robert Tess. Mga experienced player naman sila Coach John Cani nandito sa team para ihanda yung mga bata. Bigyan na kita ng advice, syempre, as nakakatanda para sa mga nagtatryout. Syempre, kapag tryout, lahat ng mga tao nagmamadali, pasiklaban yun, eh, di ba? Parang lahat sila taranta na kailangan, pakita ko na kaagad yung laro ko. Advice ko lang, sariling pacing mo lang. Kasi hindi ka naman, pag sinabayan mo yung pacing nila na puro rat-rat lang, hindi ka rin makikitaan kasi pare-parehas lang kayo tignan. Parang sariling pacing mo lang, laruin mo lang yung laro mo at ibibigay naman sa'yo ng Diyos kung deserve mo siya. Kalusot kaya si Calye sa huling tryout para sa Junior MPBL. Samantala, dito naman sa Bawan, Batangas. Puspusan din ang pag-iensayo ni Dodong para makasama sa final lineup ng Batangas Barakitos 18 Under Division. Last May nga mga ka-UPEX, nung nag-tryout ako dito sa Junior MPBL 18 Under, nakuha nga po pala ako. Isa din sa napasama sa training pool na ito ay ang 18-year-old point guard na si Ludwig Dia, na ilang beses na rin nating naitampok dito sa UPEX. Ako si Ludwig Simon Dia, 17 years old, point guard ng Barakitos. Yo, what's up mga bola? 4 days na nga po pala kami ngayon dito at mag-ensayo nga po pala kami. Yung bali, nagiging routine namin sa umaga, ensayo namin sa oval. Oval run kami. Mag-start kami ng 5 a.m. Tatakbo kami ng oval at matatapos kami mga 8 a.m. na din. Dine-develop sa amin ng mga coaches at para sa stamina, humabang oras namin sa paglalaro. Pagtapos naman ng mga OPEX, magpapahinga sa bahay at mag-e-extra mga shooting, ganon, o kaya mga push-up, workout. Maganda po yung ensayo nila, talaga yung program nila, talaga makukondisyon ka. Yo mga kabola, paalis namin. Guys. Sa loob ng araw ng mahigit 3 linggo nilang pagtitraining, nabuo na ang kanilang brotherhood kasama ang iba pang mga players. Hey, what's up? Andito na naman kami ngayon mag-ensayo sa oval. I
Alam ko pong marami akong matututunan dito. Mahirap po talaga and kailangan lang po talagang tiisin at pagtiyagaan. Yun talaga yung kailangan para matupad yung mga pangarap. Ngayon nga po, grade 12 na po ako sa incoming school and pinaghahandaan ko po ito para makakuha po ako ng scholarship sa college. Dati napapanood ko lang to sa mga TV at ngayon na-experience ko na at napatunayan ko na sobrang saya na nakakapag-ensayo kami, magkakasama ng mga ka-teammate ko. Yan ang team. At ito nga mga kupet, si Jason Gabriel Frias. Mga kupet, si Jared. Alam kong kilala niyo to, si Idol Ludwig Villa. Para sa kanilang paghanda sa unang season ng Junior MPBL, magsusubukan ang mga batang Barakitos sa magaganap na tune-up game laban sa isa pang pambato ng Batangas, ang Cafe Uno Batang Angas. Sa 37 players na natira sa pool na ito, 25 lang ang makukuha sa final lineup ng Batang Barakitos. Makuha kaya si Dodong at Ludwig? Balik tayo sa IMUS, kung saan may 75 players pang nagnanais makapasok. 20 kabataan na lang ang matitira para sa final lineup. Kasi as per MPBL, ang kailangan lang ng lineup is 20, 15 to play. So nire-reshuffle mo lang kung sino mga kailangan mo for that game. Focus lang ako sa laruin, mga scrimmage. Dapat ipakita ko lang yung laro ko, kung ano yung laro ko, yun. Huwag kabahan sa mga laro namin dito. Kaya yun, good luck sa tryout mo ngayon, Kalia. Sana makuha ka sa final lineup. Definitely, gagawin talaga namin kung ano yung makakaya namin bilang mga imusenyo. At pipilitin namin na marating yung gusto namin marating. And siguro yung preparation ng kailangan naming doblehin dahil bukod sa kapos na kami sa oras, medyo may mga school-based kasi kaming makakalaban na may sistema na at may programa na matagal na magkakasama. So yun, ito-double time lang namin. Sabi niyo po sa naging tryout at finally natapos na po? Medyo malungkot na masaya, siyempre.
kailangan mo mag-alis, kailangan mong may maiwan. Tuloy, nagbawas lang kami para next practice, titingin ulit kami ng kung sino pa yung dapat mailagay namin sa roster. 5 feet na nagpa-champion ng San Sebastian nung dekada 90s. Nag-coach ng PBA, nag-coach ng colleges, nakapaglaro sa PBA. Ito, napakilala ko lang sa inyo. Sa lahat ng mga aspirants, walang samaan ang loob. Yung player din ako, nung araw, na-tryout ako. Maraming carry. Huwag tatama ang loob. Maganda ito para sa inyo. Na-expose kayo. Okay? So, hindi makukuha, better luck next time. Nasamaan ang loob ha, baka abangan niyo ako sa labas. Dumating na ang oras para piliin ang 20 players na magiging parte ng Imus Ballers na lalahok sa inaugural season ng Junior MPBL. Pokis! Sino ba si Pokis? Castillo! Yanson! Abrantes! Almuete! Liam! Bolaños! Matsuda, Diaz, Daza, Villante, De La Cruz. 15 players na ang napili. Pero di pa rin natatawag ang pangalan ni Andre. Fabregas, Nolasco. Para sa huling 2 players. Olaes, dito ka. Olaes. Pasok sa listahan si Andre. So what's up sa inyo mga ka-Hoopex? Kasama natin ngayon si Liam. Anong feeling no na nakasama ka sa final lineup? Siyempre po, masaya po. Tsaka parang nahabol ko na po yung dream na inaabot ko po. Grabe yung tangkad nito. Nakakatuwa po makuha ngayon kasi kasipin nyo 600. Tapos ngayon nakuha 20 na lang po kami. Sobrang thankful kay God kasi lahat ng ginagawa ko, sir, may kagagawa na ito eh. Kasama na naman natin dito si Kalye Irving. Kalye, napasama ka sa final lineup. Kamusta naman? Anong feeling? Siyempre, masaya. At maraming salamat sa mga coaches at saka sa mga player na sumali. Sa tingin ko, magiging malaking experience sa akin to kasi ngayon lang ako nakasali sa ganito kalaking liga. Next na nga po pala ang mga sinaglalaro dito at susunod na nga po pala. Good luck sa amin at mukhang ready na rin po kami. Para sa grupo nila Dodong, marahil ito na ang huling pagkakataon na makasama nila ang ilan sa kanilang mga teammates. Dahil pagkatapos ng larong ito, ang iba ay pauuwiin na sa kani-kanilang tahanan. Who are we? Strong but mighty. Hello everyone, my name is Kevin Wolfert. I am one of the coaches here for the Batangas Barquitos. I've been fortunate enough to be a multi-sport coach, so I got to train a lot of different athletes here in the Philippines. With any program, it's really exposure naman sa laro, sa sistema, parang ganon. So yung tinanim natin ngayon, saka na yung bunga. And I think with the start of this, we're gonna start really being able to develop a lot of the local talent here. Bukod sa home court po nila ang aming paglalaruan, talagang malalakas din po yung mga players dito. Bibigay lang po namin yung best namin sa laro. Nagsimula na ang laban dito sa Bawan Coliseum. Nine,
Malaking challenge para kay Coach Kevin ang game na ito dahil bukod sa first time pa lang sasabak sa 5v5 ang grupo ng mga kabataan ito, sistemado at school-based team ang kanilang makakatapat. So kapahan pa ng mga ugali, mga sistema hindi pa nila nakukuha. But I think really the exposure to our program as time goes on, we will improve. Chuma, atras! Nakita mo na nandito yung bola. Batangas ang tuwing, lagtutoy! Batangas! Ariko! Dahil sa dami ng players na kailangan lumaro, limitado lang ng oras ng bawat manlalaro. Third quarter na nang naipasok si Dodong. Sa fourth quarter, malaki na ang lamang ng mga batang angas. How we get the momentum as we play defense, we stop the ball. You guys aren't doing it. All one on the round. Initially, we got off to a good start, pero what we're forced to do in this type of format, we're forced to rotate 33 plus players. What did we learn from this game? Kulang pa rin kami sa running back on defense, na marami pa rin gusto dribble. We're still gonna climb Everest, eventually, but slowly but surely, we're gonna be there. Nung isang linggo, nagbukas na ang bagong liga para sa mga kabataang nais umakyat sa Pro League. Pero paglilinaw ng pamunuan ng MPBL, ito ay amateur league na para sa mga kabataan at sisiguraduhin walang pot money at salary na matatanggap ang mga players na maglalaro sa ligang ito. July 11, sumabak na sa una nilang labat si Coach Ron J at ang mga batang Imusenyo. Ito rin ang debut game at starting point guard ng Imus Ballers na si Andre Inco. You're allowed to play the wing, you're allowed to put the ball on the floor, so really, it's an exciting time for basketball. Wow, look at that! Dan Inco, sidestep beauty, and in their earlier possession, nakita mo yung no-look pass niya. Look, sidestep, and the finish galing dito ay Dan Inco. Actually, itong si Dan Inco, not only does he have 6 points, 5 rebounds, 7 assists, you can add to that already 4 steals. Triple-double watch yan, ha? Sa kabila ng magandang performance ni Andre, nabigo ang Team Imus sa kanilang laban. To find seams in the defense, that time scoring his 8th point. Nakapasok din sa final lineup ng Barakitos, sina Dodong at Ludwig.
Pero dahil sa personal na mga bagay, pinili ng dalawa na hindi na tumuloy sa kompetisyon. Yon, nakapasok nga ako sa final lineup ng Batangas Barakitos. Ang role ko dapat doon at ang position ko doon ay point guard. Nagpapasalamat ako sa Batangas Barakitos dahil sa opportunity na binigay nila sa akin at sa conditioning, sa ensayo na program doon. Sa isang buwan kong nandoon ako, marami akong natutunan at na-develop ko naman sa sarili ko. Hindi na ako nagpatuloy mga ka-UPEX. Siguro may ibang opportunity pa para sa akin pero masaya naman ako na nakapunta ako doon at solid naman yung naging experience ko doon mga ka-UPEX. Let's meet the Imus aka Bowlers 35. His blind point guard number 1, Andre Inco. Dahil sa nagsusulputang mga nationwide leagues, tungad namin na mas sumigla pa ang mga grassroots program ng bawat lungsod. Saludo rin kami sa mga coaches na nais maiangat ang kanilang komunidad sa larangan ng basketball. Expectation naman is, tingin ko magiging maganda naman to. Hopefully, tumagal. Kasi alam naman natin na talagang binibigyan ng pagkakataon ng MPBL na magkaroon ng tulad niya, mga homegrown, yung mga players, lalong-lalo na yung wala sa mga eskwelahan. Who are we? Our improvement is going to be incremental, but we're going to put a lot of hard work, a lot of sweat, a lot of prayer, of course. Shoutout sa pamilya ko dyan. Shoutout po dyan sa pamilya ko sa Amindoro po. Shoutout po sa mga taga-mental band. Pamilya ko, huwag ka nang magalit. Okay pa din ako. Binabati ko po pala yung mga tropa namin dyan sa Pasig Team, Compound, mga kapatid namin dyan. Yung...